Yan na lang, teachers. And syempre, dito naman tayo sa ano natin, sa post-webinar video natin. I'd like just to answer one of the very frequently, no, most frequently asked questions ng mga teachers natin regarding technology integration, which is always like natin ng mga teachers, which is the best tool to use for technology integration. So, I think, no, the question itself, no, medyo problematic. Okay? Kasi talagang wala naman talagang best tool that can be used for all technology integration programs sa school natin. Okay? So, teacher, a couple of things, no, reminders kapag tayo ay nagte-technology integration. The first one is that let's make sure to always be reminded na yung tools po natin ay hindi yung priority natin. Okay? Kasi minsan sin nagiging priority, no, sa kagustuhan natin na paangatin, palitawin yung technology integration dun sa ating instruction, nakakalimutan natin that the applications, kay mga technology na ginagamit natin are just really tools to actually achieve, no, what is the core of education or our role, no, as teachers, which is our learning goals. So dun po tayo babalik. So if you are going to ask what's the best tool or what's the best technology to use for your classes, basically, dapat ang tinatang natin is that what's the best tool that can be used, no, to achieve your learning goals. So the best tool will always be the tools that allows you to achieve your learning goals. Okay? At na-improve po, no, yung learning outcomes ng ating mga estudyante rin. Okay, so yun po yung pinakasagot dyan, no? And of course, para din matulungan ng mga teachers natin, no, na mahikayat, no, sa technology integration. Okay? So, hindi po paramihan at hindi po pa sikatan, ano, ang paggamit ng technology, no, sa classroom natin. Okay? So, hindi po natin, huwag po naisipin na dahil bago lang tayo, wala tayong karapatan na gumamit ng technology. More so, na dapat po tayong gumamit ng technology sa classroom kung hindi pa tayo nakakagamit, para masubukan po natin and we can actually see how it will impact our instruction in the classroom. Okay? Couple of tips, no, para sa ating mga teachers sa mga nagsisimula ng technology integration. The first one, pumili, okay, ng ilan sa mga tools na gusto nyong gamitin at itry sa classroom. Gumawa po kayo ng tinatawag nating EdTech playlist kung saan kuha lang po kayo siguro mga 3 to 4 or maybe 5 tools na gusto nyong subukan at i-master sa inyong mga classes. Kasi sabi ko nga, no, it's not about the quantity, it will always be the quality. Second, magpatulong po sa mga schools po natin ngayon. Marami na rin mga EdTech champions. Okay? Ask for help. Third, mag-consult po sa mga YouTube channels. Napakadami na po ngayon mga YouTube channels, no, na merong mga collection of technology integration or paano gumamit ng iba't ibang mga tools. Say for example, our YouTube channel, no, I'll be putting the link in our description later on, but do visit us, no. We have a lot of videos on how to use different tools in the classroom. Okay, so yun lang po. So teachers, huwag kakalimutan, technology integration is not about the tools. It will always still be about your students and about your learning goals. Maraming salamat po.